Ayo. Ayo na. Lalaki yan ng gaano kaya? May nakikita pa akong 2 kilo yata isa eh. O 3 kilo, ganun pa. Malalaki. Pero sa wild na yun. Malalaki na pala sir, ano? Oo. Kahit ganda na. Naman pang ano. Kulay ano pa lang sila, white. Hmm. Ay, 5 months na po ito, sir. 5 months na. Ano yung papalakihin hanggang kuwan ito, sir? Hanggang ito, ano, pwede na to yung... eh. Kuroko size na to eh. Ay. Pero hindi lahat ah. Marami ng kuroko size. Kaya yan ay binibili ng 30 pesos. Ano po? Ah, 30 pesos na po yan. Hmm. Sabi ni Mang Mel ah. Eh, sabi ni kaya din eh. Opo, opo. Lahat. Mel ni Domingo. Ano na lang? Ayun. I-ano ko nga, i-clip up ko nga, sir. Ayan. Bali, 5 months po na... Nag-sorting na kami. Anong tawag dito, sir? Kuroko. Pag elbers. Pero yung iba, yung iba. Yung maliliit. Yung elbers po dito. Ayan. Ayan. Kailangan nyo na eration. Eration. Ayan. Pag-pag na yan. Ah, eration. Eration. Kabae dito. Eto mga kalakad, kuroko ang tawag po rito. Ayan mga kalakad, pwede na pakawalan sa grow out pan itong mga ganitong size. Eto naman mga kalakad, ang tawag dito elbers, o yung tinatawag nila na glass eel. Karaniwan po ito, nilalagay muna sa nursery pan o rearing pan mga kalakad, bago pakawalan sa grow out pan. At alam nyo ba mga kalakad, na napakalaki ng demand ngayon sa igat dito sa Pilipinas mga kalakad. Dahil nga yung mga ibang Asian countries ay dito na nag-aalaga sa Pilipinas, like Japan at saka China mga kalakad. Dahil nga medyo may ban na pinataw sa kanilang bansa, kaya dito na sila nag-aalaga mga kalakad. So kung gusto nyo rin mag-alaga ng ganito mga kalakad, ay i-comment lang yan sa ibaba, para maibigay namin yung buong detalye para sa pag-aalaga ng igat.